Magandang hapon po, bayan, muli. Ano, pasensya na ho kanina, medyo nasira po yung ating live. But anyway, today is Saturday, September 30, 2017. All right. Magandang hapon po sa inyo lahat. Samanda ko po kayo naroroon. Erwin Tulfo po. All right. Meron lang po akong lilinawin kasi nga po, itong sinasabi ng Ombudsman, sagot po dun sa panayam ko kay Pangulong Duterte na sinasabi po ng Ombudsman na kung wala rin itinatago ang Pangulo, bakit daw magre-reklamo, bakit daw iimbestigahan sila. Ito naman po ang mensahe ko para kay Ombudsman Conchita Carpio Morales at saka sa kanyang mga chuwariwap dito kay sa kanyang overall deputy na si deputy ng Ombudsman Arturo Carandang. Alright. Ito ho yan. Sinasabi ni Conchita Carpio Morales na kung walang tinatago ang Pangulong Duterte, bakit daw matatakot sa investigasyon? Well, Madam Conchita Carpio Morales, listen up and listen good. Alright. It is not the question of nothing to hide. It is the question of issue of partiality, impartiality of the Ombudsman. Ang ibig ko pong sabihin, ma'am, kung nakikinig ka at ikaw po ay mayroon pang ulirat, ganito lamang ho. Hindi po yung issue na kung ano-ano about wealth. Wala po akong pakialam. Imbestigahan mo si Pangulong Duterte, imbestigahan mo kung sino man dyan, kung sino mang Judas, Hestas, Barabas. Ang gusto lamang po naming taong bayan is yung magiging patas po kayo. What the people wanted, ito pong impartial po kayo, patas po kayo, wala po kayong kinakatigan. We the people would want to know bakit puro na lamang po si Duterte o yung mga kalaban ng Liberal Party o yung mga naging kalaban ni Pinoy noon hanggang ngayon ang pawang may mga kaso. Alam nyo naman ho kung sino nung siguro yan. Okay, let's talk about sino ba ang nakakulong sa PDAF, sa DAP. Si Jinggoy, hindi naman po liberal. Si Revilla, hindi rin po liberal, di ho ba? Si Enrile, hindi rin liberal, di ho ba? Pero yung mga liberal na sabi to dyan, hindi man lang ho nakasakasuhan. Sabi na nga rin po ni Janet Napoles, ma'am, di ho ba? Kung kalkalin nyo po yung records noon, di ho ba? Nabanggit po ang pangalan doon ni Agriculture Secretary Proceso Alcala. Bakit hindi po ito nakasuhan? Sige nga po, tanong namin. Ang nag-release ng pondo, Conchita Carpio Morales, ang Department of Budget and Management, sa ilalim yan ni Butch Abad, Madam Ombudsman naman. Malinaw pa sa sikat ng araw at hindi naman po siguro tanga ang sambayan ng Pilipino na hindi makaalam. Meron na po, bukod po sa dyaryo, radyo, may social media na, ma'am, napapanood ng mga tao. The people are not stupid anymore, Nakakabasa, nakakarinig po sila, nakaka-relate because of this social media and thanks to the social media. Ganun lang hong tanong natin. Sasabihin nyo ninyo kahapon, bakit magsasalita ang Pangulong Duterte? And bakit na natatakot ba siya? May tinatago ba siya? It is not the question of may tinatago, It is not the question of nothing to hide by the president, quote-unquote, tungkol po sa kanyang kayamanan. Ang question po dito, ma'am, at kini-question po ng taong bayan ay yung pagiging bias po ninyo, Masyado po kayong lintik na bias pagdating po sa liberal, pagdating po sa punyeta tungkol kay Pinoy, wala na po kayong ginagawa, kundi puro na lang kabulastugan, puro na lang punyeta Duterte ang kinakasuhan, puro na lang dinakasuhan kalaban, kung iba ang kulay. Basta hindi dilaw, iba ang tingin ninyo. Para po kayong ikang may hepatitis . Pag may dilaw, okay, malinis. Kapag pag kulay pula, kulay puti, kulay blue, may kaso. Tuloy lang ang kaso. Pero pag dilaw yan, wala.
Eh bayan, kayo ho maging testigo, yung mga nanonood ho sa akin. Look at it. Tignan ho ninyo, may nakasuhan ho ba ni Dilaw? Nakasuhan na yung lintik na Pinoy, kinasuhan po ito ng multiple homicide due to reckless imprudence dahil po doon sa sub 44, bayan, di ho ba? 44 yung namatay. Dahil sa kapalpakan niya, katangahan niya, nakinig siya doon sa general na hindi dapat namumuno, yung si Purisima, pero nakinig itong babaeng ito. Diyos ko po namang pineapple bayan. Ay, nakinig po itong lalaking ito, itong pangulo na ito, doon sa kanyang tao. Oh, anong nangyari? Kinasuhan po siya. Na-slaughter. Alam niya na delikado yung pupuntahan ng mga pulis niya. Alam niya na mamamasaker yung mga sa 44 na yun, yung 40. Alam niya na murder ang mangyayari sa mga staff niya na yun. Pero ano ginawa niya? Pinapunta niya pa rin. Okay lang pinapunta. Sana may backup na mga eroplano, na mga fighter jet, na mga bomba, ng army, ng marines. Walang kasupo-suporta. Ha? Walang suporta yung SAP niya. Kaya yun, nalagas yung 44. Dito po siya kinasuhan bayan ng homicide due to reckless imprudence. Pero anong ginawa ni Conchita Carpio Morales? Malinaw ba po sa sikat ng araw bayan, guilty itong si Pinoy sa kaso na homicide due to reckless imprudence? Pinadala mo yung tao, alam mo na mamatay yung tao, pinadala mo pa rin. Eh, anong tawag ho doon? Eh, talagang gusto mo silang mamatay. O, pero anong ginawa ng lintik na matandang Conchita Carpio Morales? Binabaan yung kaso, hindi raw homicide, kundi ang kaso niya lang usurpation of authority. Gumamit siya ng kapangyarihan na dapat hindi niya po ginagamit. Ito po yung, matagal ko nang ini-example, ito po yung sample ng mga kaso, ha? Pumunta ka dyan sa Recto o Quiapo, bumili ka ng lintik na tsapa ng pulis o ng militar, sabi mo, pulis ako, yan ang usurpation of authority. Yan ang isang pinaka-prime example ng usurpation of authority. Ginagamit-gamit mo yung kapangyarihan na hindi naman dapat, alright? Napakababa po na, napakalayo nung homicide due to reckless imprudence versus doon sa kaso na pinipilit ng Conchita Carpio Morales na ito na usurpation of authority. Kung titignan mo, kung tatanga-tanga ka, wow, oo, buti kinasuhan si Pinoy. Bullshit! Eh, hindi po kami tanga, Conchita Carpio Morales. We want the real case. We want that homicide case. Hindi yung reckless imprudence resulting to, hindi yung usurpation of authority. Ang gusto ng mga namatay, ng mga kamag-anak namatay na SAP, homicide due to reckless imprudence, ang ikaso mo kay Pinoy, tanga. Hindi yung putang inang kakasuhan mo ng usurpation. Pati kami ginagawa mong tanga. Hindi naman kami mga tanga, ma'am. Ha? Sus Marie Joseph. O sige, let's talk about, ha? It's that there's nothing to hide. Sige, Conchita Carpio Morales. Okay. Granting, ha? Alright. Let's move on. See, may ibang kaso. Butch Abad. Alright. DBM. Miyembro ng Dilaw. Siya ang nag-release ng pondo ng Disbursement Acceleration Program. Huling-huli ng Senado, huling-huli ng Kongreso. Without their approval, nagpalabas siya ng budget. Eh alam niyo ho bayan, doon sa mga hindi pa po nakakaalam, maglalabas lang po ang budget ng executive, ha? Kapag sinabi ng Kongreso, dito mo dalhin ang pera, dito mo dalhin, ha, executive, dito mo dalhin ang budget, sasabihin ng Kongreso, sasabihin ng Senado. Kung magpapalabas man po siya ng bilyon, sasabihin niya sa Sir Kongreso, magre-request siya ng pondo. Kailangan ko nang gumasto sa ganito. Kailangan ko magpakawala ng pera sa ganon. With the approval of Congress, yung Disbursement Acceleration fucking Program, wala pong paalam ang putang inang Butsabad at saka Pinoy sa Kongreso sa Senado. Oh, malaking kaso pa yun. Malversation dapat ho yun of public funds. Or yung paggamit ng pondo na wala naman sa batas. Yung Disbursement Acceleration Program. Sige nga, Conchita Carpio Morales, answer me or answer us, the people. Bakit hindi mo kinasuhan si Butch Abad sa DBM, yung tungkol sa DAP, or si Pinoy, hindi mo kinasuhan? Alright? Or si Proseso Alcalan Department of Agriculture na nakikipagsabwatan kay Janet Napoles sa PIDAP pero walang kaso. Pansinin nyo ba yan? Wala pong kaso.
Ang tanging nakasuhan lang sa PIDAP na yan, yung tatlong kawawang senador, Enrile, Jane Goy, Bong Revilla, at saka mga congressman na hindi kaalyado, na hindi dilaw. Yung dilaw, absuelto. Sus Mario Sep. Kaya sinasabi ng Pangulo, magtatag ng komisyon, pabor ho ako doon. I was the one who asked the question. Eh kasi nakakabwisit na ho, na pinapaikot-ikot na lang ang taong bayan itong putang inang ombudsman na ito. Ha? Pinapaikot-ikot na lamang. Kaya ako na nagsabi, sir, hindi nyo ba iimbestigahan ng ombudsman? Wala actually sa topic namin yun eh. Siningit ko para maimbestigahan kayo. Dahil walang nag-iimbestiga sa inyo. Tira kayo ng tira. Pero sino mang kinakasuhan ninyo? Oh, si Trillanes, nasabit nga sa DAP, hindi yun ninyo iniimbestigahan. O kahit man lang, pa-press release na lang. Ombudsman, we will try to investigate Trillanes. Or we will try to investigate. Yung kahit dilima noon. Kahit man lang sabihin nyo na lang na, we will try to investigate dilima. Wala eh. Ni isa, wala kayong nabanggit na ganun. Kahit na pa-Consuelo, di bobo na lang ang lintik, ha? Hindi pa kayong putang ina nagsalita. Eh, obvious na, ma'am. It's so fucking obvious na kayo, ha, ay ginagamit ng dilawan. Kayo ay ginagamit ng Liberal Party. Kayo ay ginagamit, isa kayong ahensya ng Liberal Party. Isa kayong ahensya ni Pinoy hanggang ngayon. Hindi lang kayo masibak ng Pangulo eh, because you have term of office. Doon sa mga nagtatanong bayan, bakit hindi pa masibak ito, Sir Erwin, Boss Erwin, Tol Erwin, bakit hindi pa masibak? Eh kasi po may term sila of office. Hindi po pwedeng pakialam ng Pangulo dahil sa Constitution po yun. It's in the Constitution. And the Constitution says na may fixed term sila na 6 years or so. Hindi po pwedeng pakialaman ng Pangulo. The only way to remove these assholes from ombudsman, itong si Morales, at saka yung kanyang deputy na si Karandang. Yung Karandang mo, mamaya explain ko kung anong sabit nito. Through impeachment, kailangan mo i-impeach yan. You have to impeach these assholes. Otherwise, kung hindi mo i-impeach, hindi mawawala yan. Kaya nga po, I'm calling the Congress. House Speaker Pantaleon Alvarez, sir, I think it's high time to look into the activities of the ombudsman. I think it's high time to check what they are doing, sir. I think we have to replace people. I think we have to impeach people, sir. Yan ho, sinasabi ko lamang. Ano po? Here's my message to you, Ombudsman Conchita Carpio Morales. We the people wants answers, ma'am. We don't want any more excuses nor accusations. Tama na ho yun, alright? Sumagot na lang ho kayo, bakit? Bakit puro na lamang kalaban? Bakit wala kaming nakikitang liberal? Bakit wala kaming mga dating miyembro ni Pinoy sa gabinete na nakakasuhan? Bakit iba't ibang partido? Partido ni Binay, partido ni Grace Po, partido na kung sino-sino, Bilyar, may mga kaso. Except lang doon sa isa, yung si Trillanes. Diyos ko po naman, other than that, wala na pong nakakasuhan. Bakit? That's the question, alright? Diyos Mario Joseph. Tapos tira pa itong pinaglulukon nyo naman kami, Conchita Carpio Morales. Ngayon, imbestigahan si Pangulong Duterte, sabi niya, maghuhugas ako ng kamay, I have nothing to do, magkukuhan ako dyan, anong tawag dito? Maglilib ako, ayokong sumali dyan dahil yung anak ni son-in-law ni Pangulong Duterte ay pamangking ko, si Mans Carpio. Bullshit! Pinaikot-ikot mo pa kami. Sasabihin mo na hindi ka sasama sa investigasyon para maging impartial ito. Uy! Matandang Morales, ma'am. Maski na si Karandang ang pahawakin mo, mas lalo na. Yang Karandang na yan, yung overall deputy mo na ombudsman na si Arthur Karandang, kamag-anak yan ng Ricky Karandang, pinsan niya ng Ricky Karandang na spokesperson ni Pinoy. Alright? Si Pinoy po, doon sa mga hindi po nakakaalam, it was Pinoy who put Arthur Karandang dyan sa ombudsman panahon niya po. Tao niya itong si Arthur Karandang. Doon sa hindi mo nakakaalam.
Kaya kahit na sabihin ni Morales, hindi ako sasama sa investigasyon kay Pangulo kasi baka maging bias. Utot mong blo. Yung nilagay mo naman, si Karandang Amamono, kaya yung Karandang gigil na gigil kay Duterte at kung ano-ano pinagagawa na Putragues, huli na kayo. Tapos magsisinungaling ka pa kagabi. We are standing by our documents, etc. We are standing by on what we said. Utot mong blo, Conchita Carpio Morales, isa ka pa, Karandang. Sinabi na di ba sinabi mo, Karandang, na yung AMLAC, Anti-Money Laundering Council, may dokumento kayong nakuha mula sa kanila tungkol sa bank account ni Pangulong Duterte? Anong sagot ng AMLAC? Akala siguro pipi yung AMLAC, nagsalita. Wala kaming binibigay na dokumento sa kanila dahil yung request nila na dokumento mali-mali, hindi tumutugma doon sa dokumento na hawak namin. This pertains to the bank deposits of President Duterte. Eh sinasabi, hinahanap nila bilyon. Eh kung hindi tugma, ibig sabihin walang bilyon ang Duterte, walang daang milyon. Okay, di ba naman mga ogag? Exactly. Alright. Bias itong ombudsman, bayan eh. Bias. Napakatanga na ho natin kung hindi nating makitang bias ang mga hinayupak na ito. Yan ho yung sinasabi ko. Isa pa pala, okay. Ito na lang, Conchita Carpio Morales, at ikaw din, Karandang, makinig ka. May mayor akong kausap kagabi na nagsusumbong at willing siya mag-testify, ha, na hiningaan ng isang mataas na opisyal dyan sa ombudsman para amareglo sa kaso. Ha. May isang mayor sa Mindanao, ha? Current mayor, hindi dati, current, na hiningan siya ng isang mataas na opisyal ng ombudsman. Eh, hindi, sinabi niya milyon. Dahil lamang sa isang technical ika nga na entry doon sa papel, sa dokumento, kinasuhan siya sa ombudsman. Ngayon, ha? Ngayon, kinakaso, hinihingian siya nitong mataas na opisyal na ito. Bakit tama si Pangulo? Bakit hindi mo, ha? Bakit hindi mo imbestigahan muna yung mga nasa paligid mo, yung mga tao mo? Alisin mo kaya muna. Sa bagay, eh baka pag inalis mo sila, sabihin na, ba't ikaw naman, madam, hindi mo alisin ang sarili mo? Sobra. Sobrang ika nga, sobra kayong sip-sip kay Pinoy, Diyos ko po. Sobra kayong beholden sa liberal. No? Parang nakikita ko yung mga dila ninyo na nasa butas ng puwit ni Pino at saka na liberal eh. Ha? Kulang nga, nakagano kayo. Anak kayo ng pusit. Tapos sasabihin mo na it is not the question of nothing to hide. Ha? Or there, you have nothing to hide, Mr. President. Bullshit! Hindi question na something to hide. Ang question ng taong bayan dito, o sige, maaaring yun ang sabihin niyo kay Pangulo, pero paano yung question namin na taong bayan? Bakit bias kayo? Sagutin mo yan, Conchita Carpio Morales. Why? Bakit walang liberal? Bakit hindi nakakasuhan si Pinoy? Bakit yung iba hindi nakakasuhan? And you're telling us na naniniwala ka na daang matuwid yung nakaraang administrasyon? I don't think na malinis yung nakaraang administrasyon. I don't give a fuck. And I don't fucking think so na daan na matuwid yung nakaraang administrasyon. Putang ina, maraming magnanakaw nung nakaraang administrasyon. Hindi mo lang kinakasuhan, Conchita Carpio Morales. Kaya nga, ang sinasabi ko po, ha, now is Conchita Carpio Morales at Arthur Karandang. Ginagamit nyo po yung opisina ninyo, ha, para usigin ang mga kalaban ni Pinoy ng liberal. Yung mga kumukontra si liberal para usigin ito. Ha. Iyan ho yung ginagawa ninyo eh. Alright? Jesus Mario Joseph, isa pang sistema. Obvious na obvious ba yan? Kung hindi po ninyo napapansin, I don't know. Meron pong sindikato ng mga dilaw. There is a syndicate of the yellow, ika nga, ha? Diyos ko po, naggumagalaw. Sanay sila eh. Pag gusto nilang patanggalin, panahon pa ni Pino yan. Ano ho nangyari? O sige. Yan, naalala niyo ho ba yung pag-upo ni Pinoy? Pinatanggal niya po yung dating ombudsman. Di ho ba? Ha? Ika nga impeach niya.
Ngayon, para masave sa kahihiyan, nag-resign na lang yung ombudsman. Ngayon, hindi niya gusto yung butangin ng Chief Justice. Yung Chief Justice noon, pinatalsik niya, in-impeach niya yung Chief Justice para ang mailagay niya, mga tao niya. Ganun lang kasimple yun eh. Pinagtatanggal niya, bilang na bilang niya eh. Tinanggal niya yung nakaupo dati na ombudsman, ang pinalit niya si Conchita Carpio Morales. Di ba? Para wala siyang kaso ngayon. Eh, true enough, hindi ka siya nakakasuhan. Sinibak niya yung Chief Justice, okay? Tinanggal, in-impeach, para maglagay siya ng tao niya, Maria Lourdes Sereno. This safe ho siya, di ho ba? Common sense. Akala ho siguro hindi natin matutunugan, basang-basa namin, nag-o-observe lang kami. We are observing and we are watching. Pinapaikot-ikot na kami parang trumpo. Hindi eh. We can see we're not stupid. Sus Mari Josep naman, Panginoon ko. Ang gusto ho namin, all we want, Conchita Carpio Morales, is impartiality, ma'am. Ha? Huwag po kayong balanse. Ha? Huwag po kayong hindi balanse. Balanse po dapat kayo, as I'm saying. Hindi yung magpe-pretend kayo na balanse kayo, putang ina, hindi naman pala. Wala kayo nakakasuhan. Kung kakasuhan po ninyo si Duterte or what, kasuhan din po ninyo si Trillanes. Kasuhan po ninyo yung mga sila Pinoy ng homicide due to reckless imprudence. Yun lang naman po sinasabi ni Presidente Duterte. Kasuhan mo si Trillanes. Kasuhan mo sila Butch Abad. Kasuhan mo sila Proseso Alcala na daging tao ni Pinoy. Kasuhan mo si Pinoy. Kasuhan mo. Hindi yung si Digong lang ang kakasuhan mo. Ulol ka ba? Eh kung hindi mo ko, kung ikaw ay naging ulyanin na ma'am, lumayas ka na dyan. I think dalawa lang ho yan eh. Kung hindi talagang sobrang sip-sip ka kay Pinoy at sarado na ang mata mo, eh umalis ka na lang dyan. O dapat sipain ka na dyan. Kung ikaw naman may nag-uulyanin ma'am, it's time for you to go. It's time for you to resign. Sama mo na itong si Karandang dahil isa pa ho ito. Alright, ito naman po yung isa pa ho natin pag-uusapan. Ito na ho eh, last week ko pa ito hinahanap eh. Si Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Director Roel Ubusan. General Ubusan, sir, panawagan ko po sa inyo. Ha? Yung mga nanonood po na police, ha? Nanonood po ng mga opisyal, pakisabihan si General Ubusan. Pakitanong, Sir Ubusan, ha? Malapit na mo maubos ang pasensya ko at tinatagu-taguan niyo po ako and you don't want to fucking answer my call during my program. All I want to know, ito po bang Special Task Force, STF, na itinatag ninyo? O kung may tinatag kayong STF to go after illegal gambling? Dahil yan po ay marching order ng Pangulo. Dahil yan po ay utos ni General Bato de la Rosa. Ipasara ang mga iligal na pasugalan. Pero my question, General Ubusan, bago maubos ang pasensya ko sa iyo, ha, pakisagot ako, meron ba o wala ikaw tinatag na Special Task Force? Bakit? Kasi itong Special Task Force na itinatag mo, mukhang sindikato itong mga lekat na ito. Itong Special Task Force na umiikot-ikot ngayon, ha, kaya nga tanong ko sa inyo kanina, ano ba ang trabaho ng Special Task Force? Ha? Ano bang trabaho nito Special Task Force mo? Manghuli ng mga ilegal na pasugal o mangolekta ng kwarta? Itong nakarating po kasi sa akin, General Ubusan, itong Special Task Force mo na pinamumunuan ng isang Colonel Rasco at ang mga tauhan ay sina SPO1 BM Marcelo, PO3 Jun Albaran at isang striker na alias Boy Calabaw, sa halip na manghuli ang mga lintik na ito ng mga iligal na sugalan, mga prostitution din, mga nightclub na nagpapasayaw ng mga nakahubad, mga spa na may mga sexual something affairs. Sa halip na hulihin, hinahayaan lang. Kaya ang tanong ko sa iyo, meron ba o wala ikaw itinatag na Special Task Force? Is there? Kung meron, sir, abay, call their attention. Tawagin mo atensyon itong isang Colonel Rasco. Dahil nakarating na po sa akin, sa halip na manghuli, kung meron kang Special Task Force, hindi umiikot po sila, hindi para manghuli, ha?
umiikot itong mga tarantado na ito, ha? Umiikot itong mga gago na ito, ha, sa buong bansa para humingi ng tara or tongpats o lagay o yung tinatawag na protection money. Yan ang ginagawa nitong special task force mo, General Ubusan. Pakisilip nga. Ngayon, ang masama pa, sir, ito, diretsahin na kita. Ginagamit nila ang pangalan mo. Sinasabi nila mga tao kami ni General Ubusan. Eh, kilala naman kita eh. Hindi ka naman mukhang kwarta. Unless kung nagbago ka na. Nung ikay Kernel pa lang, alam ko hindi ka mahilig dito. Diretso ka, General. Kaya nga, sinasabi ko, is this the reason why ayaw mong kausapin? I've been calling you to para bigyan ka ng pagkakataon magsalita sa radyo. Tanungin ka kung itong special task force na ito ay legit o hindi. Kasi may mga ID. Kasi may ID na CIDG. Umiikot-ikot eh. Nagpapakilala, special task force kami. Aareglo. Makikita sila sa mga peryahan, sa mga may wedding, loteng, sa mga nightclub na may mga dito sa Metro Manila na may mga pahubad, sa mga lintik na mga spa na may mga, Diyos ko po, illegal. Ay, General Ubusan, fucking wake up, alright? Eh, ito naman ho, eh, hindi ako naniniwala kasi ginagamit nila pang, kaya I'm telling you, I'm doing you a favor. Call the attention of this special task force kung may tinatag ka na special task force. Kung wala naman, then sabihan mo, hahulihin mo itong mga gumagamit ng mga Colonel Rasco, SPO-1, BM Marcelo, PO-3, Jun Albaran, at isang Boy Calabaw. Pero for heaven's sakes, do something. Sus Mario Joseph, habang yung halos lahat, yung military nakafocus sa punyeta na gyera sa Marawi, ang ibang PNP sa war on drugs, itong mga tao mo, hindi war on illegal gambling eh. War on tongpats eh. Kaya pakiusap lang, General Ubusan, fucking goddamn, get your ass up, get your acts together, hanapin mo ito, alright? Kung ito ay task force mo, buwagin mo na ito. Dahil illegal ang ginagawa at nakakasira sa imahe mo na ginagamit ang pangalan mo, nagpapakilala mga tao kami ni General Ubusan. Dahil sa ngayon, nakarating sa akin, ubus na ang pasensya, ha, ng mga operator, ng mga kinikikila nila. Nauubusan na sila ng pasensya, General Ubusan. Magandang hapon sa iyo. Well, bayan, yan lamang po ang masasabi ko this afternoon, ha? Kaya po tayo nag-live. Dapat day off ko po. Nabwisit lang ako sinasabi nitong si Conchita Carpio Morales eh, na if there's nothing to hide, dapat wag daw matakot ng Pangulo. Ulul! Ang sagutin mo yung tanong namin, taong bayan. Ha? Bakit bias kayo? Simple as that. Pag nasagot niyo po yan, then, well, then tahimik na kami. Okay? Bakit bias kayo? Bakit puro Pangulo? Bakit yung mga tao niyan? Bakit ibang partido nakukulong? Bakit walang liberal? Bakit hindi si Pinoy? Ha? Bakit hindi makasuhan si Trillanes? So fucking goddamn questions, many questions you have to answer. Answer that, goddammit. Magandang hapon po, bayan.